Hello everyone, have a blessed day. So ngayon po ay tatalakayin po natin yung pang-6 na sinabi po ng Panginoong Jesus bago po siya malagutan ng hininga. At makikita po natin ito sa John chapter 19 verse 30. Sinabi niya po dito, "When he had received the drink, Jesus said, 'It is finished.' With that, he bowed his head and gave up his spirit." So, ano po ba ibig sabihin ng "it is finished"? Sa Greek word po ang ibig sinabi po doon, tetelestai, nang ibig sabihin po ay to bring to an end, to accomplish, to complete. Yun po yung ibig sabihin sa Greek word. At makikita po natin dito no, na nakompleto po ng Panginoong Jesus no, yung kanyang mission dito sa lupa para sa iyo at para sa akin, sa ating lahat po. Dahil po yan sa pagmamahal sa iyo, sa ating lahat. Kaya po nakompleto niya po. Amen. Tinubos tayo sa kasalanan. Ano ba yung mission ng Panginoon dito sa lupa? So meron pong apat na mission ng Panginoon dito sa lupa. Ano po yun? Una, tubusin tayo sa kasalanan. Pangalawa ay yung ipakilala ang kanyang ama dito sa lupa. At yung pangatlo, yun po yung i-establish ng kanyang kingdom na magkaroon uli ng tinatawag na relationship, ma-reconnect uli. Kaya kung mapapansin po natin bago siya nung sumigaw ang Panginoong Jesus no, sa cross ng Calvary, yung "it is finished" nung bago siya malagutan ng kanyang hininga, na nahati po yung curtain, yung veil, nahati po no, from top to bottom. So nahati po yun. So makita po natin dito na signifies na nagkaroon ng way. Kaya nga sinabi ng John 14:6, Jesus said, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me," sabi ng Panginoong Jesus. Amen. So makita po natin dito no, at yung pang-apat po ay yung tinatawag na pinakita ng Panginoong Jesus kung paano mamuhay dito sa lupa. Mamuhay ng holy life. Yun po yung ipinakita niya, pinakita doon sa mga disciple. At ito po yung namana po natin sa magitan ng kanyang mga aral. Amen. So, basahin po dito sa Matthew chapter 20 verse 28. Sabi po dito, ulit-ulit Matthew chapter 20 verse 28. Sabi po dito, "Just as the Son of Man did not came to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many, paying the price to set them free from the penalty of sin." Amen. Paying the price to set them free from the penalty of sin. So, para tubusin tayo sa lahat ng ating kasalanan. So, binayaran tayo. At yung pinangbayad niya po ay yung kanyang dugo. Amen. So, ganun niya ka tayo pamahal. Nung sinabi yun, "It is finished." No? Amen. At makita po natin dito sa 2 Corinthians 5:21, sinabi niya, "God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God." Amen. Itinuro siyang makasalanan kahit wala siyang kasalanan dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa iyo at sa akin at sa ating lahat. Amen. So dito makita, at hindi po nagtatapos doon. Hindi po nagtatapos doon sinabi ng "it is finished." Ano po ba yung sa ating kasalukuyan ngayon? No? Kung nakakaramdam ka ng kalungkutan, sinabi, sabihin mo na "it is finished." Sinabi ng Panginoon, "it is finished." Dinala ng Panginoon yan sa cross ng Kalbaryo. Amen. Kung nakakaramdam ka ng depression, anxiety, no, failure, so tinuldo ka na ng Panginoon yan, sinabi niya, "it is finished." Hindi nangangahulugan na doon lang nagtatapos, kundi finish po yan sa past, present, and future. Kaya nga sinabi niya sa Hebrews 13 verse 8, "Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever." Amen. So dito natin makita ng kanyang pag-ibig ng Panginoon sa buhay mo at sa buhay ko. Sa buhay po natin lahat. Amen. So sabi niya, "Your sin is finished." Kaya malaya tayo makakalapit po sa kanya. "Your depression is finished." Yung kalungkutan mo, no? Yung sakit mo. Amen. Ano man sakit na na-experience mo ngayon, sakit sa emotion, physical, kung mayroon kang karamdaman ngayon, sinabi ng Panginoon, "It is finished."
kung sabihin mo ngayon sa sarili mo, sa pamilya mo, it is finished. Sabi ng Panginoon po yan. So, i-declare mo sa buhay mo at sa pamilya mo na it is, tinuldo ka ng Panginoon po yan. Amen. And then, ngayon po ay nakakaranas po tayo yung tawag na enhanced community quarantine dahil sa COVID-19. No? And, at hindi po itong hadlang, no? Para hindi natin magawa yung purpose natin sa buhay dito sa mundo. Amen. Yung pinapagawa ng Panginoon. Amen. No? At i-declare mo, i-declare po natin sama-sama tayong i-declare po natin na this COVID-19, no? It is finished. No? Declare po natin sama-sama po natin sama-sama tayong manalangin sa Panginoon na at ito yung pangako niya at sinabi niya it is finished. Sinabi niya doon na lahat by His stripes we are healed, by His wounds we are healed. Pinagaling tayo ng Panginoon. Amen. So kaya hindi ka na tatablan itong COVID-19 ito dahil sinabi ng Panginoon it is finished more than 2,000 years ago. Yun po yung pangako niya. Amen. At i-claim po natin yan sa buhay po natin, sa family po natin, at sa ating country, at sa buong mundo. Amen. And, so, ngayon, makikita po natin na ginawa na ng Panginoon yung kanyang part. Yung God's part ay nagawa na, natapos na, nakumpleto na po siya. Amen. Nakumplete na po siya. So, ngayon naman, ito naman, yung part naman po natin. Yung part po natin. So, ano ba yung part po natin? Amen. Ay po dito, how about us? Amen. Nagawa na ba natin yung purpose natin dito sa mundo? Amen. Yung mission mo. Yung mission po natin dito sa mundo. Nagawa ba na natin? Masasabi na ba natin na it is finished? Amen. So, kung hindi pa, ito yung right time para gawin po natin. Amen. Ito yung pagkakataon na gawin po natin yung kalooban ng Panginoon para pag nagawa na natin, sumasabi natin, ay, we are confident na sasabihin po natin, it is finished. Amen. Nagawa ng Panginoon na magpatawad lahat, kahit inunsulto po siya, inalipusta, pero hindi po siya gumanti. Tayo kaya bilang sa ngayon, nagawa ba na natin na magpatawad sa ating kapwa? Nagawa ba natin na patawarin yung lahat ng mga nakasakit sa atin? Amen. At nagawa ba natin yung mga nag-insulto po sa atin? No? Napatawarin po sila. Amen. Yung umapi sa iyo, nagawa ba natin na magpakumbaba? Amen. Nagawa ba natin na mahalin yung ating mga kaaway? Ipanalangin po sila. Amen. So, dito natin makikita na hindi po natatapos po doon. So, may part po tayo na kailangan natin gawin na kung paano na kumpleto ng Panginoong Jesus yung kanyang mission dito sa lupa. So, ganun din dapat tayo na makumpleto po natin, no? Makumpleto po natin bago tayo pumanaw dito sa mundong ibabaw. Makumpleto po natin yung mission na pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Amen. Kung hindi mo pa alam kung ano yung mission mo, ano yung direction mo, so, just pray and ask God. Amen. At sasagutin kanya. Amen. Sapagkat sinabi niya, He is the answering God. Kung tatawag ka sa akin, tutugunan kita, sabi ng Panginoon. Amen. So, and I hope na marami kang natutunan dito sa na-share po natin. At lagi mong i-declare sa sarili mo na it is finished. Tapos na po yun. No? Tapos na lahat ng kahirapan, lahat ng sakit na dinaranas mo ngayon. Tapos na. I-declare mo na kailangan mo lang siyang i-declare at i-claim sa buhay mo. Amen. And see you and God bless you. Bye-bye.
Father God in heaven, we praise you and glorify your name. We thank you so much for your holy word to us, that you have said, "It is finished." Because of your love, you completed your mission on the cross of Calvary. Thank you, you finished the anxiety, depression, sickness, and diseases in our lives. Lord, continue to help and guide us to do the mission that you've given to us. In the name of Jesus, amen.